Hi guys, gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko para pag may dumating akong bagong oven, ginagawa ko para i-test siya, yung pinaka basic test at saka parang ultimate test na rin para sa akin para malaman ko kung gaano siya kaganda magpe-perform. So, yun ay ang pagto-toast ng bread. Kasi pag nag-toast ka ng bread, syempre pupunuin mo yan sa capacity niya. So, kung apat din yan. So, yung surface na yan, makikita mo dyan. Pag naluto na yan, magdedetermine mo kung nasan yung hot spots, kung even ba siya nag-toast. So, ayun, yun ang gagawin natin. So, dito hindi siya kasha yung apat. Siguro, babalik ta rin natin yung ating tray para magkasha siya. Ayan. So, ayan. Apat yung kasha. Tapos, dito natin siya sa pinakamataas. Ilalagay. Siyempre, sa kahit anong oven, kung matagal na kayong gumagamit ng oven, alam nyo na mas mainit lagi yung nasa dulo. So, ayan. Mas laging darker yan kesa dito sa nasa harap. Kasi, best conductor yung nasa likod dahil metal as compared naman sa side na nandito, glass lang siya. So, laging mas mainit yung nasa likod. So, ayan siya. Hindi natin siya kailangan i-preheat. Kasi ganun naman sa pagtatoast, hindi kailangan i-preheat. So, gagamitin ko sa kanya yung pinaka mataas niya, 200 degrees. At 5 minutes muna. So, ayan na siya. So, ayan yung position niya sa ilalim. May allowance pa sa mga gilid niya. Itong mga butas-butas makikita mo. So, ayan siya. Malapit na malapit kasi siya sa leading element. So, 2 minutes na lang yung natitira sa 5 minutes, pero kukunin ko na siya kasi nasunog na nga siya dark na nga yung toast niya. So, ibig sabihin, hindi ko siya naabatan. Dapat pala, mga 2 and a half minutes lang. Sa personal, mas dark pa siya. Medyo nasunugan na ako. So, yung likod niya, as expected, hindi talaga magbabrown yan kasi ang heating element ng air fryer oven is nasa taas lang. So, pero tingin ko nga medyo crispy siya. Ayan. So, even yung heat niya, syempre hindi magiging perfect yan, pero nakikita natin na ayan, in-expect ko nga masusunog tong dulo na to eh. Kasi lagi nga mas mainit yun. Pero siguro dahil nga masyado na siyang natagalan, nagkaroon na ng time mag-even yung heat. Pero yung ito, itong side na to, nandyan kasi yung ilaw. Kaya, napansin ko na yan pag nagluluto ako na yung side na to, yung side na yun, lagi akong huling maluto dyan. Kasi nandun yung ilaw. Papakita ko sa ito. So, ayan siya guys. Ayan yung coil. So, even naman siya, square. Pero pagdating dito, wala na. Wala ka ng coil doon. Kasi may ilaw doon eh. So, wala ng coil. So, yun yung napapansin ko lagi. Kung ano yung nandun sa side kong yon, hindi siya agad naluluto. Naiiwan siya. So, ang ginagawa ko, iniiwasan ko yon. Iniiwasan ko yung side na yon. So, kunyari, ito yung tray ko. Lalagay ko yung chicken dito. Ito, medyo bakante. Or kaya, may nakalagay dyan, pero later on, lalagay ko dito. Papalit ko naman yung medyo luto na dito para maiiwan siya. So, yun lang guys. Yun lang gusto ko ipakita sa inyo. Yung para sa akin, ultimate test. Paano mo malalaman kung gaano siya ka-well magpe-perform sa pagbibig, sa pag-roast. Kasi kung dito pa lang, hindi na siya makatoast ng maayos or uneven na yung toasting niya. Hindi mo kailangan perfect, pero
dapat at least makikita mo na consistent yung heat niya. Tapos as expected nga, laging mas mainit yung dulo. Kaya nga minsan babalikta rin natin siya. Yung kunyari midway, ano, pu-pull out mo yung tray mo, kung nagbe-bake ka, tapos igaganyan mo siya. Babalikta rin mo lang. Yun. Tapos yun. So, yun lang. Dun pa lang kasi sa pag-toast ng bread, malalaman mo na kung gaano magiging performance siya sa pag-bake at saka sa pag-roast. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo yung video na to. Thank you. Bye!